Ngayon po ay tuturuan ko kayong gumawa ng 2x2 picture gamit ang Photoshop. Photoshop CS6. Simulan na po natin. Una po ay punta tayo dito sa file. Bukas tayo ng new. Tapos iseset na natin to ng 2x2. Ibig sabihin po ng 2x2 ay 2 inches by 2 inches. Kaya lalagyan natin to sa inches. Ayan. 2x2 yan. Tapos resolution niya ay 300. Ayan. Tama lang po yan sa maliliit na size. Yung resolution na 300. Check po natin to. Kailangan po naka pixel per inch. Minsan kasi yan eh pixel per centimeter. O, tama na po yan. Per inch. Okay. Tapos nagbubukas tayo ng isa sample natin picture. May isinave ako dito yung customer ko na isang araw sa shop. Ah, siya ang gagawin nating model. Zoom in muna natin gamit ang control, hold control. Tapos click natin yung dito sa keyboard yung plus. And kung gusto naman natin ng zoom out, hold natin yung control tapos negative naman yung minus ba? Yan, minus. Okay. Zoom in muna natin para makita natin. Tapos gagamit tayo ng pen tool. Ang pen tool, gagamitin natin daw para matanggal natin yung background niya. Magawa natin white background. Dito tayo mag-start sa bandang ilalim. Yan. Click natin. Tapos, kiklik tayo dito sa bandang taas ng balikat para ma-curve natin itong linya. Para ma-curve natin ito, kailangan natin i-click itong bandang itong gitna ng guhit. Ayan. Tapos, i-hold natin siya gamit yung control. Hold lang yung control. May gagalaw natin siyang ganyan. Tapos, click naman tayo uli dito sa hanggang sa mapalibutan natin siya. Dito, pakunti-kunti lang muna para maipantay natin ng pag-crop. Zoom in muna. Zoom in uli natin para mas makita natin. Hold yung control. Tapos, taas. Ano, okay na to. Click. Okay, undo. Pag ganun nakamali, pwede naman natin undo. Gamit yung control, alt, tsaka z. Yan, mag-undo siya. Tapos, pwede rin natin i-redo gamit ang control, shift. Tapos, kiklik natin yung z. Ganon. Click natin itong gitna. Hold natin yung control. Yan. Tapos, click ulit tayo dito sa bandang taas ng leg. Click natin yung bandang gitna at hold ulit ang control. Ganun lang ba para maigalaw natin yung ma-curve natin yung linya. Ayan. Gagawin natin ito hanggang sa malapit na matapos yan. Tapos sa bandang huli yan, kailangan natin siyang pagdugtungin yung kung saan tayo nagsimula. Ayun, kiklik uli natin yun doon. Tapos right click natin dito sa gitna, itutok natin sa gitna yung arrow natin, cursor. Tapos right click, make selection. Ayan, in okay natin. Tapos kiklik natin yung control J para magkaroon siya ng clone, parang yung kopya o clone. Control niya. Pwede rin, parang copy paste lang din naman yan. Ibabak ko. Alt control Z. Pwede natin pagkatapos natin i-make selection. Yan, di ba? Imbis na control J, pwede naman na control C o yung copy bago
Control B. Ayun, ganun din ang kinalabasan. Nagkaroon din siya ng isang kopya. Ngayon, pag tinlik natin to, itong, ito, matabon sa, dito sa background layer, pag tinlik natin niya, no, sabihin, wala na yung background niya, na, natanggal na nga natin, gamit yung pen tool. Pag yan, ayan, okay na, pwede natin siyang, ilagay din sa, yung unang natin ginawa ng gumawa tayo ng 2x2 kanina. Okay. Lilipat natin siya doon gamit yung move tool. Ito. Click natin siya. Tadali natin dito sa ginawa natin template kanina na 2x2. Bago. X na natin ito. Hindi natin ito kailangan. Tapos, control T para ma igalaw natin siya, yung pre-transform o control T. Yan yun. Ayan, ang pagdamin nito, dito tayo kukuha sa pinaka-sulok, hindi pwede sa gitna. Pwede natin hold natin yung shape. Tsaka, alt tsaka shape, hold natin. Pag inan natin para, ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, o. Tapos, lakihan natin. Gamit yung ino-hold ko yung shift alt tsaka shift para sabay yan, para ayan. Itimplan natin yung laki niya dun sa 2x2. Tansya ko, ayan, okay na to. Kung ganito, okay na. Click natin itong in-check. Okay na siya. Ayun. Zoom in natin para ma-check natin kung minsan may mga ganyan na pwede naman natin tanggalin yan. Mancha-mancha sa mukha. Minsan kailangan natin tanggalin para maayos yung, siyempre gagamitin sa ID. Gagamitin sa ID. Kung ilang taon yung gagamitin niya, siyempre ayusin natin. Gamit naman tong clone stamp tools. Click natin, tapos right click natin yon kanina bago lalabas to. Left click naman, tatapat natin to doon sa parts na kumbaga yung makinis siya, yung kukopyahin natin. Kaya siyempre sa makinis tayo kukopya ito. Tapos alt, hold natin yung alt, tapos left click. Ngayon ganun natin dito sa mga parang tigyawat na kuha tayo dito sa makinis-kinis na parte. Ganun natin dito. Napansin nyo na wala na, okay na. Ganun din dito sa bandang ilong, sa may makinis na parte. Natin sa mamula-mula rito, wala na. Ito. Left click. Ito. Hold yung alt. Tapos left click. Hold yung alt dito. Left click. Ngayon, pwede na natin siyang i-save. Kasi, ang size niya, ayan, sa image, punta tayo sa image size para i-check natin. Naka 2x2 na yan. Pwede na natin siyang i-save para i-print o ilalagay natin siya sa, kung ipoporma na natin siya ng print, kailangan natin siyang yung layer 1 tsaka yung background. Ayan. Right, i-highlight natin parehas. Control para ma-click natin parehas. Tapos hold yung control. Ayan, highlight parehas. Right click. Pag may merge natin siya. May merge natin siya. Ayan, hindi ba yun? Para mag-merge. Magkasama na sila. Kasanib na.
pwede natin siyang ilipat sa, kung ang gamit natin sa pagpiprint, kung gagamitin natin photo paper ay, katulad namin dito sa shop, 4x6. So, gagawa tayo ng template na 4x6, 4R, ayan, 4x6 siya, new. So, sa inches natin kukunin yun, inches, yung width ng 4R ay 4 inches yung width niya. Ang height niya ay 6 inches. Ayan, 6. Tapos, syempre, gagawin din yung resolution niya. Kailangan parehas din yung resolution ng image. 300 yung kanina o 300 din ngayon. Okay natin. Tapos, click natin itong ginawa nating image. Control A. O, select all. Control C. Copy. Tapos, punta tayo dito sa yan nga, template na 4x6. Control B para paste. Tapos, para magkaroon siya ng, mapansin nyo, walang buhit yan. Paano natin maano kung 2x2 nga yan. Tapos, wala tayong paggugupitin na, wala tayong linya. So, pupunta tayo dito sa blending option. Click natin tong stroke. Left click lang yung ginagamit ko ron. Ayun na, stroke. Nakaporma na siya sa color black. Nagkaroon na siya ng, ayan, sa gilid. Mga, ayan, 3 nakalagay. Okay na, pwede rin na. Siguro, gawin natin 2. Ayan, okay na. Napansin niya, may linya na. Gamit itong move tool. Ipaporma na natin siya. Pwede rin arrow key dito sa keyboard. Yung arrow, yun ang pang adjust natin sa yan. Tapos pwedeng right click para okay. Tapos punta tayo dito sa layer na to. Yan, right click natin, click natin duplicate layer. Pag nag-okay natin yan, double na yan. Tapos ganun din, click, hold natin yung control. Yung dalawang yan, right click pa rin natin, duplicate layer pa rin. Okay, tapos babaan natin yan kasi dito sa 4R ang kasya dito ay apat na 2x2 at 6 na 1x1. I-adjust lang natin yung mga picture. Tapos, yeah, isasagod natin dito sa ano, para makagawa tayo ng 6 na 1x1. Ayan. Click lang natin dito yung ito. Itong dalawang to, yun yung huling kinopy natin eh. Siya yung layer 2. Layer 1, copy 2. Tsaka layer 1, copy 3. Dala yun. Click lang natin to. Tapat natin dito. Tapos, right click natin. Duplicate layer pa rin. Bababa natin to. Gamit yung ano. Tapos, ito, gagawin natin tong 1x1. Gagawin natin, control T natin, control T o pre-transform. Tapos i-hold natin yung shift tsaka alt. Babawasan natin yung size nya. Kita nyo naman doon, may width tsaka height. Ilalagay lang natin sa 1000 nakalagay 1.000. hold din natin yung left click. Pag naging 1, nasa 1 na siya, 1 inch. Yan, pare sa height tsaka width, kita nyo naman. Bitawan natin yung left click. Yan. Ngayon, lagyan natin siya dito sa ilalim ng 2x2. Parang kanina rin, ginawa natin din sa mga 2x2. Click natin itong layer niya. Check muna natin dito.
Tapos, click natin yung layer niya. Duplicate layer. Okay. Yan. Tapos, right click ulit. Duplicate layer. Okay. Pwede natin i-click itong tatlong to. Yan, yan. Ito yan. Magkakasila naman yung huling mga layer na sa taas. O, kung gamit ang control, click natin. Left click. Ayan. Tatlo na sila. Right. Tapos sila right click. Duplicate layer. Okay. Ayan. May bababan natin to. Pagkatapatin lang natin yung guhit nila. Yan na yan. Pwede natin siya imprint. File. Yan, print. Pwede rin natin i-save na. Save as. Gagawin natin JPEG. Saka JPEG. Para kahit save natin sa flash drive natin. Tapos, punta na lang tayo sa mga computer shop, mga pa-printing shop, o mga pa-print na natin. Okay, sana sa susunod ay masamahan nyo naman ako sa susunod na video ko ang pagpapalit ng tungkol naman sa pagpapalit ng suit at paglalagay ng name tag. Kung nagustuhan nyo po itong video, sana po ay mag-subscribe kayo dito sa channel namin at pakiclick na rin po ang notification bell para po isa po kayo sa mga unang makakapanood ng mga bago naming video. Salamat po.